Pero problema ngayon ng ilang magulang ang labis na pagkahumaling ng ilang bata sa paglaro online. Kaya si Senador Win Gatchalian gusto itong ipa-regulate. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Pag nag-umpisa na mag-cellphone, maghapon na yun hanggang gabi, wala nang kainan. Minsan alas dos na natutulog. Puyat siya sa pagpasok. Iisa ang salarin sa reklamo ng mga magulang at mga lolang ito. Yan ang sobrang pagkahumaling ng kanilang mga anak at apo sa online games. Si Lori, problemado sa grade 8 student niyang anak dahil umaabot daw ng 12 hours ang ginugugol ng bata sa paglalaro online. Pagising pa nga lang daw ng anak, gadget na agad ang hawak nito. Makakatulog ako, minsan naalimpungatan ako, nagge-games pa rin siya. So hindi ko makontrol talaga. Apektado na rin daw pati pag-aaral ng bata. Ganyan din daw ang sakit sa uli ni Lola Jose de Guinyo. Eh, paano yung pag-aaral po niya? Sawa ng Jose, 25. Dahil sa laro. Oo. Ang reklamong ito ng ilang magulang ang isa sa mga dahilan kaya gusto ni Senador Win Gatchalian na i-regulate ang mga online game. Paraan niya ito para maproteksyonan at magabayan ang mga kabataan, lalo na sa masamang epekto nito. Sa isang pag-aaral, lumalabas na tumaas itong pandemya ang bilang ng mga kabataang Pilipino na naglalaro ng online games bilang kanilang leisure activity kumpara nung wala pang pandemya. Base naman sa gaming statistics, pinalago ng 43 million gamers ang gaming industry sa Pilipinas at Southeast Asia noong 2020. At ang 43 million gamers na ito na naitala noong 2019 ay gumastos ng mahigit kalahating bilyong dolyar sa panukalang batas ni Gatchalian. Ipagbabawal na rin ang pagbebenta ng anumang video game na may rating na adults only. Go ako for regulation of online games kasi isa ito sa nagiging hadlang sa kanilang pag-aaral. So, imbes na mag-aral o mag-review, mas pinagtutuunan nilang pansin yung paglalaro. Pabor din dito ang 20 years old na online gamer na si Raven. Dapat po, hindi po sila madig sa ganito kasi dapat po, libangan lang po talaga siya. Hindi buong araw na ito lang yung ginagawa nila. Pero habang wala pang batas tungkol dito, mainam na kontrolin at disiplinahin ang mga bata para hindi mahumaling sa mga online game. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi.